Guys, ngayon papakita ko kung paano mag-test ng high voltage capacitor. Yan. Bali, gagamitin muna natin yung analog. Set nyo lang to sa 1K. Itong capacitor na to, guys, ito yung sa microwave oven natin. Dapat to, pagka tinest nyo, papalo siya, tapos babalik ng dahan-dahan. Ganon din sa kabila. Kahit baliktarin nyo siya, pag-test nyo, papalo, tapos mawala. Yun, medyo mabilis lang. Yun. Subukan natin sa times 100K. Pero masyado no, kasi mataas yan eh. Kaya mabagal siyang bumaba. Minsan hindi siya masyadong bumababa ng sagad. Yan. Hindi siya sasagad. Tapos baliktarin nyo lang. Kasi mataas na yung setting natin, mabagal na siya pagka malapit na sa dulo. Pero good to, guys. Yan. Ito naman, ito kasi good to. Ito naman, sira na to, guys. Pakita ko lang sa inyo yung sira. Pag sira, ganyan na siya. Hindi nababalik yan. Kahit baliktarin natin, hindi nababalik yan. Set natin sa 1K. Dali ah. Yan. Shorted na siya. Sa kabila. Hindi na siya bumabalik. Shorted na. Okay na kayo sa analog, pakita natin yung digital. Kasi kung sa digital, mas makikita natin na accurate kung good na good pa talaga. Ito ang gamit ko yung aning ST182. Kung gusto nyo itong tignan, kung gusto nyo bumili nito, ilalagay ko yung link sa description nito para makakuha kayo dun sa kinuhaan ko. Ito, iset nyo lang to sa capacitance. Yan, NF nakalagay. Tapos may ilaw din to, guys, ah. Yan, oh. Hold nyo lang to. Yung sa dito sa dulo, yan, may ilaw yan. Unahin natin i-test tong good. Ito na yung good. .81. Meron siya, .81 UF. Ang capacity kasi nitong capacitor natin, .70 UF. Microfarad. Plus minus 3% naman yan, guys. Kaya okay pa yan. Kahit baliktarin nyo yan, ganun pa din yung makukuha nyo dapat. Yan, .82. Okay. Itong kabila, subukan natin itong kabila. Ito kabila, wala ka talaga mahi-read. Yan, blanko siya sa UF. Hindi niya na nakababasa. Shorted na kasi ito, guys. Wala nang value. Kaya pag ito nakakabit sa microwave nyo, puputok. Puputokin niya lang yung fuse. Kung nakatulong tong video na to, please like, share, and subscribe, guys. Salamat!